makasaysayang araw po. Kahit na matagal nang isinusulong at ipinaglalaban ang mga karapatang pantao sa loob ng ilang daang taon at isinasabuhay na nga ito ng ating mga sinaunang ninuno sa pamamagitan ng kanilang ideya ng katwiran at pakikipagkapwa-tao. Ang taong kinikilala sa ngayon bilang Father of Human Rights Advocacy in the Philippines ay si Jose W. Diokno, na kilala ng lahat bilang si Kapepe. Bakit ganoon? Matapos kasi ang himagsikang people power na nagpabagsak sa mahigit isang dekadang diktadurang militar, itinalaga siya ni Pangulong Corazon o Juan Aquino bilang tagapangulo ng Presidential Committee on Human Rights. Siya rin ay tumulong sa pagbabalakas ng Article 13 na siyang nagpapatupad ng mga provision para sa social justice at human rights ng magiging saligang batas ng Pilipinas noong 1987. Kasabay nito, pinangunahan niya ang government panel na nakipag-usap sa mga rebelde sa paniniwalang ang pagkataguyod ng karapatang pantao ay dapat magbunga ng pagkakasundo at kapayapaan. Ngunit, bakit nga ba napakasigasig at mahal na mahal ni Kapepe Diokno ang karapatang pantao? Sapagkat kahit na siya ay binigyan ng pagkilala bilang tanging naging top-notcher ng kapwa bar exams at ng Certified Public Accountants o CPA Board Exam, Secretary of Justice at Senador ng Republika, siya pa rin ay nakaranas ng mapagkaitan ng basic human rights. Nagbago ang lahat para kay Kapepe noong gabi ng September 22, 1972. Bago inanunsyo ang proklamasyon ng batas militar na ipinataw ni Pangulong Ferdinand Marcos. For the proclamation of martial law vested in me by the Constitution. Isa na siya sa pinakaunang inaresto ng walang warrant, walang kaso at walang due process. Nagkataon lamang na siya ay isa sa mga pangunahing mga leader ng oposisyon. I had changed into pajamas and gone into bed when I heard the knocking at the door. And one of my daughters told me that there were some military men waiting for me downstairs. So I went downstairs, and I was told that I would have to accept their invitation. And I said, is it an invitation that I can refuse? And they said, no, you can't refuse it. Then we went all the way up to Camp Crami, which is the Philippine Constabulary Headquarters. And we went up to the gymnasium of Camp Crami. And there I saw, he was the first one to be arrested, Senator Ninoy Aquino. And I asked him what it was all about. And he told me that it seemed that Marcos had declared martial law. For 1 month of those 2 years, I was kept in solitary confinement without knowing why. Deprived of all reading material, without pen, pencil, or paper, my watch, my eyeglasses, even my rosary taken away from me. No visits, no one to talk with, no Sunday masses, no Holy Communion, no spiritual consolation. Forced to borrow my own pipe tobacco after every meal, and to return it after I had finished smoking one pipe load. And every night, before going to sleep, forced to borrow my rosary, pray it, and then return it, only to borrow it back the next day. Nang sa wakas ay pinayagan siyang mabisita ng pamilya, ay pinaghiwalay naman sila ng mga chicken wire. Ngunit kahit na mapalaya ng may kondisyon noong 1974, nagpatuloy siya sa pakikibaka para sa karapatan ng ibang napagkaitan nito. Siya ang nagtatag ng Free Legal Assistance Group of LAG bilang pagkilala sa pagtatanggol sa mga karapatang pantao sa bansang Pilipinas. Siya ay nirespeto ng mga kapwa na katatandang mga human rights lawyers sa timog sila ng Asia at iniluklok bilang isa sa mga pinuno ng Regional Council on Human Rights in Asia. Nang magprotesta ang mga babaeng kalinga ng walang pangitaas sa harapan ng mga sundalong nais agawin ang kanilang lupa para gawing chico dam, si Kapepe kasama si Senador Lorenzo Tañada ay nagprotesta rin ng walang suot na pangitaas. Ang kanyang walang pag-iimbot na pagpapagal bilang tagapangulo ng Presidential Committee on Human Rights ay naging masalimuot
dahil sa kanyang karamdaman. Sa kabila nito, hiniraya niya ang pagtatatag ng isang permanenteng ahensya ng pamahalaan na magpapalaganap at magbabantay sa pagpamatupad ng mga karapatang pantao nang pagal siyang maipasok ito sa bagong saligang batas. Ang kanyang personal na paghihirap ay lalo pang pinaiting ng Mendiola Massacre na kumitil sa buhay ng 13 magsasaka na nagprotesta noong January 22, 1987. Dahil hindi napigilan ng bagong administrasyon ng isang malagim na pangyayari, nagbitiw siya sa kanyang mga tungkulin bilang protesta. Matapos lamang ang mahigit isang buwan, noong February 27, 1987, umanaw si Cape Pediocno. Isang araw matapos ang kanyang 65th kaarawan, umaga ay tula ng kaligayahan at ang kahit na hindi na nakita ni Kapepe ang katuparan ng kanyang pangarap nang lagdaan ni Pangulong Aquino ang Executive Order No. 163 noong May 5, 1987 na nagtatag ng komisyon para sa mga karapatang pantao. Kapepe Diokno was the first chair of the Philippine Committee for Human Rights, which is our immediate predecessor institution before we became a constitutional commission. Kinikilala si Kapepe bilang kanilang unang tagapangulo. Ang liwasan na kaharap ng pangunahing tanggapan ng komisyon sa Commonwealth Avenue ay tinatawag na liwasang Diokno o Diokno Freedom Park, kung saan kahit na sino, anuman ang kanilang mga paniniwalang politikal, ay himalayang makakapagpulong at makakapagpahayag ng mapayapa. Ang main lobby ng kasalukuyang gusali nito ay pinangalanan rin Bulwagang Kapepe o BKP. Noong September 21, 2017, pinasinayahan sa liwasang Diokno ang monumento ni Kapepe na nililok ng iskultor na si Julie Luch na tinatawag rin na Defiant Diokno. Ang kanyang mga nakataas na kamao ay paalala sa atin ng mahirap na pakikibaka at ang kailangan nating pagbayaran upang maibalik lamang ang ating mga kalayaan at mga kamapatang pantao. Ngayong buwan ng Pebrero 2022, ipagdiriwang natin ang 100 huling kapanganakan ni Kapepe Diokno sa mga susunod na 26 na araw upang ipaalala sa bagong henerasyon ang kanyang pamana dahil para sa ating lahat ang kanyang mga sakripisyo. Kapepe Diokno, mabuhay ka! And whatever your governments do, whatever our own elites and our own rulers do, and even if we have to wade through blood and fire, we will be free. We will develop. We will build our own societies. We will sing our own songs. Makamtan lang ang kalayaan, bayan lang.